What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, narito na nga po ang pinakamainit na balita dito po sa Pasig City. Itong nakaraang Sabado nga ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng isang Chinese businessman at ni Mayor Vico Soto na naganap sa Bangbang, Pasig City dahil sa sunod-sunod na paglabag ng Chinese businessman na ito at sunod-sunod na pagbabaloktot niya sa batas ng Pasig City. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Ayon nga kay Mayor Vico, in case na may mag-post daw po ng putol na video, ay narito naman ang pagkakasunod-sunod na paglabag ng Chinese businessman na ito. Una, ay nag-iwan lamang ito ng container van at crane sa gitna ng kalsada. Number two, nasira nila ang humps at ibang parte ng kalsada at kung titignan mo ay makikitang posibleng tamaan ang mga kalapitbahay na ito. Number 3, nasa third floor na ang construction ng building nila samantalang pang-dalawang palapag lamang daw po ang building permit nila. So come to think of it, pang-dalawang floor lang po ang building permit nila pero nasa third floor na yung ginagawa nila. Tingnan mo nga naman kung talaga nga namang sumusunod sila sa batas ng Pasig City. Number 4, may isa pa silang instruktura na nasa ibabaw ng sidewalk ang second floor. Very wrong. Hindi sila sumusunod sa batas ng Pilipinas. Kayo ay mga dayuhan lamang po dito kaya dapat po kayo ay sumusunod sa batas kahit na po kayo ay may-ari pa ng lupang yan. Number 5, minura, minaratan at hinamon si Volta at ibang opisyales ng LGU na nagpapaliwanag sa kanya bago pa lamang siya dumating. At number 6, nag-hire ng private security na armado. Wow! Sila pa talaga ang may ganang mag-hire ng mga private security, ha? Number 7, sila rin ang nag-illegal demolition na may bata pa sa loob ng bahay. Nako, hindi maganda yan. Hindi tama yung ginagawa niya na mag-demolish kayo nang walang pasabi at may mga bata pa sa loob pa ng bahay. Number 8, nung pinatigil ko ang illegal demolition na ginagawa nila, binaliktad nila ang kwento at nag-file ng letter complaint sa Malacanang laban sa LGU. Nako, mukhang may pataasan po tayo dyan. Mukhang iba yung naiisip natin. Nako, basta mga ano talaga, mga Chinese. Number 9, sa complaint nila, sinabi nilang sila ang pinapademolish ng LGU. Wow! Parang binabaliktad niyo yata yung kwento, ha? Malinaw sa pictures na walang dalang gamit na pang-demolish ang mga peace and order officer ng Pasig City. At number 10, sinubukan na rin nilang bakuran ang lugar para di makapasok ang mga taong nandun na bago pa man nila bilhin ang lupa. Number 11, nagkakalat ng kwento laban sa kapitan. Nako, hindi naman po yata tama yan na nagkakalat kayo ng hindi magandang balita laban sa kapitan ng Bangbang, Pasig City, kung saan naganap nga po itong commotion na ito. At marami pa silang ibang violation na napakabastos makipag-usap. At sabi nga po ni Mayor Vico ay criminal and civil cases will surely follow. Patas tayo sa lahat, mayaman man o mahirap, pero hindi tayo uupot manonood lamang kapag may nang-aapi ng kapwa at mambabaliktad pa ng kwento. Naku po mga Pasigenyo at sa ating mga solid subscribers po dyan, para mas malaman niyo po ang buong pangyayaring ito, narito panoorin niyo po ang kwento. Magpapayos ka ng complaint sa Malacanang, puro kalokohan yung nakasulat. Sasabihin mo, ano, ako i-reklamo mo. Kung gusto niyo mangyari dito, umiyan na ako ngayon. Ano po gusto niyo mangyari dito? Gusto niyo makulong kayo? O mumurahin mo rin ako katulad ng pagmumura mo sa tao ko? Ano gusto mo mangyari? Sabihin mo na. Alam mo ba ano nangyari? Oo, alam ko. At sinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay. Hindi totoo yun, Mayor. May video eh. Mayor, baka ang video niya titinuro, tingnan mo yung video namin. Drag din yun ang dinimolis ko. May karapatan ka ba mag-demolis? Nandito dokumento. Eh, ba't hindi pa tumawag ng polis? Nasa loob ng yada namin, ang tauhan namin ang nagtayo nun, at saka walang pilit. May karapatan ka ba mag-demolis? Hindi naman na. May court order ka ba? Wala.
Tignan mo na lang, sir, kung wala siyang itsura. Nakapasok na ako dyan. Sir. Sir, kahit sabihin niyo pa ang totoo yung sinasabi niyo, pideya ka ba? PNP ka ba? May karapatan ka ba mag-demolish ng bahay? Wala. Hindi bahay ang dinimolish ko, ha? Doon naman tao namin nagdadrads, ha? Ba't sir, hindi ka tumawag ng pulis? Kilalanin. Sir, baka hindi mo alam, sir. Tatlong taon na kami sa pulis. Ilan na nahuli dito ng mga pulis na hindi naka-report sa barangay? Sige. Wala ka pa. Ito pa nga lang building mo, illegal na yan, eh. Nasa ibabaw ko ng sidewalk ko. Nagtumating. Sir, sa Central Bank. Ito, ano gusto mong gawin sa, ano nyo, sa truck nyo? Sinira nyo yung kalsada. Paano naging sinira ng kalsada? Ah, halika, puntahan natin. Sir, halika. Sorry. Ano saan? Papayaan mo ba yan? Oh, saan bang babayaran ninyo? Saan, sir? Magpapayal ka ng complaint na Malacanang, puro kalokohan yung nakadulat. Sasabihin mo, ano, ako i-reklamo mo, wala ka naman list of demolition. Sir, ano bang problema mo? Sir, ano bang nangyari? Sir, si constituent ako, nakaliput yung bolta mo, kayo na pinapatigil mo, bat, Kailangan patunayan natin yan. Yes. Kaya huwag ka mag-accuse ito. Basta ito ang formula. Siya ang tutor o tao namin na nagbenta. Yun lang, tapos. Yun lang, tapos? Nakareport sa kanya. Wala ko palang alam eh. Nakareport sa kanya, nakareport sa DIND, nakareport ka sa ano? O nakareport na, hindi naman para ikaw mag-demolish. Sino ka pa para mag-demolish? Wala, hindi demolish. Ang demolish ko yung kebabo nasa likuran. Lote namin yun. Materialis ko yun. Pupong lang yun at saka plywood. Nagsinuman ng tao. May tao sa loob habang dinidemolish niyo. Hindi totoo. Nagdidemolish namin yun. Dinagyan nila ng bata. Yan ang totoo. Pero hindi kayo tumigil. Limang beses ako nag-request ang meeting sa'yo. Pinuspol ng administrator ko. Pwede naman ibaan sa tamang proseso, mga bagay-bagay. Correct. Kaya nga nag-request ako na tayo baka meeting. Gusto mong basahin ng abogado ninyo yes. Urban Development and Housing Act. Nagalitan mo lang ang babasa basta nang hindi mo mga tinatanong yung mga tao ko dyan. No? Yan si Nabolta. Doktor yan ng mga drugs. Na wala. Lukuhan na to. Huwag yung sawan droga na protector. Yung incident ko, nahuli ng bili ng drugs dito, kinulong na 6 na buwan, ang nagbenta, dyan nakatira, hindi na kulong hanggang ngayon. Hindi pa mayor si Mayor Bico. Correct na. Kaya na, sir. Saan na mapilitan nyo yun sa akin? Taxpayer kami. Bakit ba kami nag-usawang taon sa kanilang kagad? Tingin mo ba, sir, mag-handle ako ng ito kung marami ko illegal? Ikita-kita ko naman sa inyo. Kayang-kaya niyo gumawa na ito. Tinan niyo yung building niyo. Wala naman permit. Nandito sa harapan sa bota.
binigyan mo sa authority manghuli ng tao, mangkulong ng tao? But yan, kasi na lang yan. Hindi sila nagyan ka. Kapag sinabi mo yan, wala ko sinasabi yan. Paharap, yes. Paharap yung video. Sige po. Si Kapitan. Sige po. Nasaan po? Nasaan po? Ang video. Bigyan mo ako ng ano, na may baril akong dala. Ako, tinagal dala ako. Tumigil lang. Ginadaan mo sa taas ng boses. Ang sinasabi. Ayaw mo makipag-usap sa maayo. Sinasabi ko sa inyo to. Puro ka sinungalingan. Malaking pagdalang sa matanda. So what happened yung sulat niya sa Malacanang is communication nun? Which one is it? Either one. Yung last two. That we wrote out of our, yung fax na we had at the time. That's why they attached the picture. Ako dinadamay niya sa sulat. Nasaan yung pangalan niya doon, sir? Wala. Sir, alam lang yung letter. Lokal na pamahalan ng Pasig. Sir, open nga na gano'n. Dito sa abogado mo na lang magsalita. Anak niya yan. Kung ano-ano sinasabi mo, nakakatawa-tawa ka na lang eh. Sir, I hope understanding na medyo frustrated na rin kasi. Of course, any dealings with land and informal shoppers is really frustrating. Yes, sir, yes. Pero idaan niyo sa taong proseso, yes, hindi ko na nag-i-invento ng facts. We are not even true, sir. Kasi that's what proper is. Hindi ko lang dala yung sulat mo. Gusto mo isa-isahin ko yung invento. These are some of our letters. This is with regard to the demolition. Na dumating yung team para i-demolish. Hindi, sir, demolish. Hindi, sabi totoo nag-demolish. Ano yung in-allege nyo sa sulat? In-allege nyo sa army. Kung karang, abogado ba talaga ng sulat ang army? Sir, yes, kasi may nangyari ayaw natin magkagulo. Kaya tayo nagpapadala ng peace and order, officer. Ang sinabi sa amin was, over here, rumors. Demolish. Rumors! Exactly. Yes. That is what rumors. Inaksyon ang ninyo. Sinong tanga ngayon? No! Ang opisina mo ang nag-aksyon sa rumors. Wait lang, sir. Hindi kami. Sir. Siyempre, may report pupunta ng peace ito. And order, si officer. Si Kapitan Torres nag-defuse yan. Sir, hindi sir. Ito. Yes. Ang sabi sa amin, pinasend kami ng document kung sa demolition order. Sabi sa amin, we don't have a copy of the document kasi when we ask for it, ayaw kami bigyan. That's why, medyo na-concern kami kasi may demolition order tapos may halong 40 people on this gate nasa over yung here. Nasa yung demolition order? Hindi nga kami bigyan ng copy. Kasi wala naman demolition order. Ito. Mukha ka na. Ito. Ako po pwede po. Gusto na pagkita sa demolition order. Nagbigay siya sa inyo ng notice. Yes, notice. Notice. Ayaw niya pahawak. Ginagan niya lang. Tapiyatago niya. Ito yung iba. But yung kinabukasan niya, nag-usap tayo doon sa taas, yes, kinabukasan, meron daw huling pumunta doon, itutuloy niya. Kaya lang si kami nagpapunta, for peace and order, yun lang po. But what was the concern? Wala po kami nandito. Demolition, tapos bakit ngayon yung story was? Yes! Oh! So, ang loose was kami nag-demolish. Yes, sir. Sila nagdala, nag-demolish yung thing. So, Monday, that's why we were... Nag-demolish po kayo dito. Yes, sir. Sige. May video yan, may ako. Nung nandyan sa labas ng gate, ang sabi, i-demolish na nga yung sa tatak-tas ng sidewalk. Yun yung... Walang demolition na mangyayari. Pero sir, of course, if pinadalhan ka ng ganitong klaseng situation, you would believe. Kahit kasi, ang sabi sa notice is, ito may notice may equipment sila to demolish? May yes. Vehicles, sir. Vehicles? Sasakasahan nila yung building? Demolition can be done by... Abogado ka. Kaya ito po yung...